Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana na sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa makababayan nating OFW at makababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang palang araw sa ating lahat. Okay, so makababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling informations na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga pro-China na mga vloggers, makababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Association, sa katakala, makababayan, ang kanilang mga paninira ay magiging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, mga bayan, and a happy Thursday sa ating lahat! Okay, so before ito mag-start, mga kabayan, well, syempre, alam na ho nating lahat kung saan. I-check muna natin dito kung sino yung mga kapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At sila itong tinatawag po ng mga keyboard wars, mga kabayan. At nandito sa listahan, anong una po? Si Ieng Gimentisa, meron siyang 41 na mga comments. Nandiyan po si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 36 na mga comments. You, sir, meron siyang 29 na mga comments. Divina Dikwatin, meron siyang 21 na mga comments. And Rosalinda Katubig, meron siyang 20 lahat ng mga comments. Again, sagasamas po sa ating mga keyboard warriors o yung pumasok po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin yung mga nag-comments dyan sa ating comment sections. And also, thank you sa ating mga silent viewers dito sa ating channel. Thank you, sagasamas. At syempre mga kabayan, pasalamatan rin po natin ang ating mga channel members. Nandyan po sila si Pusong Inami, Edmond Castillejo, Barbara Butler, Leah Ann, Joseph Benjo Anupiques, Gold Digger, Eva Ponsalan, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Piz Calante, Rasita Ruel, and Bia Bibar. Pasalamatan rin po natin ang nabigyan sa atin ng Super Thanks or pang kalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Chris Jr. na bigay sa atin ng $5. Thank you so much. And also thank you kay Ma'am Rodelin Tan na bigay rin sa atin ng $10. Thank you so much. At syempre makakabain ko, well, acknowledge po natin. Kasi kasama natin yung araw ang mga membro po ng The Heart of God ng Nabotas City. Nandiyan po mga membro ng Blessed in Christ by Grace Church. Nandiyan po mga membro ng Jesus the Restorer Church International na pinangunahan ni BP Nes Mark Haida. Nandiyan po mga membro ng Jesus Lord or JEL. Hi to all the members of Born Again Christian Vineyard Ministry Church. Nandiyan po mga membro ng INC or Iglesia ni Cristo. Okay, so kumusta ang mga kabayan? How are you today? Did you miss me? I missed you already. Lalo-lalo na yung mga haters natin, I missed you already. Well, siya nga pala, makabayan, mamaya meron po tayong good news para po sa ating mga senior citizen, pati po sa ating kababayan po ng mga PWDs. Mamaya meron tayong good news. At saka alam nyo, makabayan, naalala nyo ba kahapon, di ba napag-usapan natin yung ex-reporter ng ABS-CBN na si Ina Reformina? So napag-alaman natin, makabayan, kasi nga di ba kahapon sabi ko na hindi ako sure kung si Ina Reformina ay nagtatrabaho pa ba sa ABS-CBN. So meron pong nakapanood po sa ating dito, makabayan, isa po siyang pinklawan. Yes, pinklawan. Kinuntag niya siya, Ivan. At sila, nakausap kami, nagka-video call kami, makabayan. So I am happy no na sinuportahan tayo dito ng mga pinklawan. Kasi nga, curious siya doon kay Ina Reformina, makabayan, at meron siyang ibinigay sa atin na information. Alam niyo po, I'm glad talaga na binigyan niya ako ng information kasi nga meron siyang alam na hindi ko alam, makabayan. Yes, ito talaga. Kasi nga tungkol dito kay Ma'am Ina Reformina, 'di ba? Nagiging antay na siya ngayon, makabayan. Kasi nga siya na dito yung isa po sa mga alipores ni Hitad at saka sumakay siya doon sa lahat po ng mga paninira po ni Hitad, makabayan. At saka
ipaginpapos niya ito or pinag-usapan niya doon po sa kanyang vlog, mga kabayan. Halos sunod-sunod po, puro siya tira dito kay PBM. Kasi nga, nautong na siya doon po kay Hitad. Pero thank you nga pala again dito sa ating viewer po na Pinklawan, kasi sabi niya, Sir Ivan, alam niyo ba yan po si Inner Formina ay taga Davao yan? Yes, taga Davao daw, mga kabayan. Pero ayon po sa kanyang profile, ito pong si Inner Formina ay siya po siya isa siyang reporter sa ABS-CBN doon sa Cebu City, pati rin po sa Davao. Pero ayon po ng ating informant na itong si Ina taga Davao. So ito po yung make sense, mga kabayan, kung saan si dito nakadapig. So doon po sa mga Duterte, kasi nga siya po ay taga Davao, mga kabayan. At alam niyo ba, nalaman ko rin po dito na nagkaroon pala ito ng posisyon dyan po sa gobyerno, makahabayan. Yes, inappoint pala ito bila po isang communication assistant doon po sa PCO, makahabayan. Diba, former name ay PCOO. So sabi po ng ating informant, sabi niya, yes, na-appoint ho yan, pero hindi daw nagtagal, makahabayan. Katulad rin po kay Trixie. Only 2 months, makahabayan. Yes, 2 months lang po nagtrabaho itong si Ina dyan po sa PCO. Well, honestly, hindi ko talaga alam kung issue dito, kung bakit siya pinaparisan, makahabayan. Hindi ko talaga alam bakit. Kasi nga, tinanong ko po yung ating kaibigan na nandun po sa PCO, makahabayan. Hindi kasi sila gindaibols yung information dito kung bakit nila pinaresign ito pong si Ina Reformina. Pero nakita ko po sa kanyang vlog, makahabayan, na siya dito, nagtanong siya ano daw ang kanyang nagawa. Medyo devastated siya, saka medyo nalungkot siya, makahabayan, kasi nga tinanggal siya. Kasi nga, napag-alaman dito ni Sir Ivan na 24 years pala nagtrabaho itong si Inner Formina doon po sa ABS-CBN. Pero ipinagpalit niya, makahabayan, doon po para po ang ipinagpalit niya bilang reporter sa ABS-CBN para siya dito magtrabaho na dyan po sa PCO, makahabayan. Pero sad to say, siya po'y pinaresign, pero ngayon wala siyang trabaho, makahabayan. So kaya nga nag-full time siya dito na pagiging vlogger. Pero ang kanyang pagiging vlogger, nagiging anti-Marcos siya. Siguro siya po'y galit dito sa gobyerno po ni BBM, kasi siya po'y tinanggalan po ng trabaho, makahabayan. Okay, so I'm digging deeper, makahabayan, kasi nga na-curious si Sir Ivan, ano ba talaga yung issue dito kung bakit siya tinanggal sa PCO. Napag-alaman ko, makahabayan, before pa po naupo si PBM, pero during pa rin po sa pangampanya kay PBM, kinaber pala ni Inner Formina yung pangampanya po ni PBM. Bali, isa siyang BBM supporter, makahabayan. Yes, isa siyang BBM supporter. Pero napag-alaman ko rin po na siya rin po dito ay tauhan ni Andanar, makahabayan. Bakit yan, Sir Ivan? Well, mo rin nagsabi sa akin. May nagsabi kay Sir Ivan na ito daw si Inner Formina, siyempre close doon kay Alidza. Hindi ko sinasabi to na yan ay totoo talaga. At saka legit po na information, makahabayan. Meron po nagsabi sa atin. Galing po sa iba natin na mga viewers. Si Andanar, at saka ito rin po daw si Inner Formina, vibe sila, makahabayan. Patron po itong si Trixie. So sila po dito ay grupo, makahabayan, nila ni Bec Rodriguez, sila si Ina, si Trixie, sila si Andanar. Pero diba si Andanar kay tinanggal, makahabayan, or pinalitan po. Kasi siyempre, tapos na po yung term po ni FPRD. So pumalit nila, ito po sila si Garafel, grupo ng Garafel, ni Emerald, saka marami pang iba. So kabilang po sa grupo, napasok rin po, ito po sila si Trixie, si Ina, at saka yung isa, makahabayan. Si, ano pa nga yun? Si Glexi yata yun. Si Glexi name. Kalimutan ko lang eh. Pero nung kasasagana po na medyo nakainitan na dyan sa loob, makahabayan, kasi nga napakalaman natin dito na meron pong mga spy, meron pong mga medyo SALOT na nakapasok dyan, makahabayan, na spy po doon sa kabilang kampo. Kaya itong si Trixie, di ba sabi niya na nag-resign sa makahabayan for health reasons, merong talagang problema doon. Kasi nga itong si Trixie, merong ginawa, makahabayan, na hindi maganda, nagiging spy siya doon po sa kabilang kampo. At saka napag-alaman rin po, allegedly, ito pong si Ina, parang naging spy po, makahabayan. Kasi nga, isipin natin taga Davao po itong si Ina. DDS siya, makahabayan. Hindi naman siya totally po na BBM supporter. Sumakay lang siya
sa pagiging BBM supporter para siyempre siya po'y makapasok, makabayan. So yan po'y nakuha po ng information ni Sir Ivan. So dito po ano kay Reformina, bakit siya pinag-usapan, makabayan? Kasi nga siya po dito'y naging anti-Marcos na at puro siya paninira po kay BBM sa lahat po ng kanyang mga vlog. Kasi nga siya ngayon naging full-time vlogger, makabayan, pero doon siya sa kabilang kampo at ang kanyang mga informations kinukuha po niya doon po galing kay Hitad. Okay? So again, sagisamas po sa ano sa ating kaibigan po na Pinklawan, Lilista po na nag-communicate na po sa atin. Kasi aside po sa Pinklawan, makabayan, pati na po yung mga Lilista na communicate na po kay Sir Ivan tungkol po kay Ina Reformina. Okay? So anyways, pag-usapan rin po natin. Kasi nga napapansin ko doon, makabayan, ito pong si Sal Panelo. Ang unti-unti niya ditong binubuljak po at saka sinusapalpal dito si Rocky, makabayan. Napansin ba natin? Sunod-sunod. Kasi meron na po siyang interview sa kanyang programa yesterday, makabayan. Meron siyang bago dito na pasabog. Sinupalpal na naman niya ito pong si Butanding. Butanding, si Rocky, makabayan. Yes, meron po. Di ba nung una, nung sinabi po ni Rocky tungkol po dito kay kay FPRD sa ICC, makabayan, na meron na dang Warren Alvarez at saka anytime soon, dadambutin na daw itong si FPRD. At saka nagpanik daw si FPRD, makabayan, tinawagan daw ni FPRD itong si Rocky. Diba sabi niya, makabayan, pero siya po dito yung sinupalpal ni Panelo. Tukol na po ito sa issue po dyan sa West Philippine Sea na meron daw gentleman's agreement between po kay Digong at saka dito kay Xi Jinping. Sinupalpal na lang po siya dito po ni Panelo, makabayan. Yes, napahiya naman po. At saka nakita nga natin talagang sinunog ngayon ng mga DDS po itong si Rocky, makabayan. Kinuyog, kung napansin nyo po sa kanilang mga vlog ng mga DBS, pinag-usapan nila doon itong si Rocky kasi nga nadulas, makabayan. But it's a good thing, nadulas siya para malaman natin dito ang totoong nangyari dyan po sa West Philippine Sea. At alam nyo ba, meron pong bago si Sal Panelo, makabayan. Sinunog na naman po niya ito pong si Rocky. At ano yan, pag-usapan natin yan mamaya. At lalo-lalo na, pag-usapan natin yung pong nangyari po sa pag-raid, no, not raid, talaga pag-aristo nga pala, supposed to be, i-aristoin na nila itong si makabayan, ito pong si Kibuloy, doon po sa kanyang teritoryo. But sad to say, nung pumunta na po doon yung NBI, di ba hindi lang na-aristo po si Kibuloy, makabayan. Nagtago talaga. Tsaka alam nyo po, pero meron po silang na-aristo doon ang ating kapulisan na tatlo po sa mga kasama pong nakasuhan ni doon po sa kabilang po ni Kibuloy, makabayan. Di ba anim sila lahat? So tatlo doon sa kanyang alipores na siya na aristo, makabayan. Pero ayon po sa ating balita, nakapagpiyansa na po sila, bawat isa 80,000 po ang kalang biyansa, makabayan. Pero ayon po sa balita, ang kay dito po kay Kibuloy na alam nyo po na pinagtawanan ngayon ng kanyang mga kasama po ng mga followers, ng kanyang mga sumusuporta ngayon. Kasi nga, tingin dito ng kanyang mga followers, mas may balls pa ang kanyang mga alipores kaysa dito po kay Kibuloy, makabayan. Kasi nga si Kibuloy, di ba, nagtago siya, hindi siya napakita, makabayan. Talagang napakaduwag dito, napakaduwag talaga. Pero kung time na yon, kahapon, na-aristo po itong si Kibuloy, makabayan, pwede siya magpiansa dito ng 200,000. Sa kanyang mga kasama po, only 80,000, pero kay Kibuloy, 200,000. Pero napaka-kindle niya, makabayan, napakasisyo lang yan eh. Kibuloy, 200,000 lang, billionaires yan. Billionaires yan. Marami ang donos, makabayan. At saka nandiyan po yung property ni FPRD. Kayang-kaya po yung 200,000. Napakasisiw niyan. Pero anyways, meron po tayong update. Mamaya pag-usapan din yan. At lalong-lalo na, pag-usapan din po natin yung napakainit po na bangayan ni Senator Rafi Tulfo doon po versus po kay DOH Secretary Hirbusa, makabayan. Bakit natin sila pag-usapan? Bakit Sir Ivan? Kasi doon po sa kanilang napag-usapan, di ba yung tungkol po sa junket, na kung saan na sabi po ni Senator Rafi Tulfo na bakit daw prefer ng mga doktor na resita yung mga branded na mga gamot instead na ang dapat resita yung mga generic, makabayan. So nagsagutan silang dalawa ni Hirbusa at saka ni Tulfo, makabayan. Pero meron ho akong experience dyan na i-share ko sa inyo, makabayan. Talagang nagulat po tungkol dito sa mga offer ng midrip doon po sa mga doktor. Kung ano yan, pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, marami pang iba.
Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitaw ito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start, kaabayan, well, syempre, kakumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta na rito, kaabayan, ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, andyan rin po makababayan nating DDS all over the world. How to do, mga kaabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unity Supporters. And of course, thank you so much sa ating returning viewers, sa ating masunod supporters na Sir Ivan, mga Sukilisting Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome rin po natin ang ating mga new subscribers. Mga bagong pasok sa ating channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay, so syempre, welcome rin po natin mga kababayan nating mga viewers, mga pinklawan at saka yung mga dilawan. At pati rin po yung mga haters, welcome po dito sa ating channel and thank you so much po sa lahat po na lagi pong tumatangkilig dito sa ating channel at saka thank you so much na sinuportahan nyo po ang ating channel, sinuportahan nyo po si Sir Ivan kasi ang laban natin dito, ang laban po ng ating channel, laban po nating lahat mga kababayan. Okay, so anyways, before tayo pumunta doon sa, sa ating good news mga kababayan, bayan, pag-usapan muna natin kasi nga meron nakatawa dito na mga vlog po ito mga DBS, 'di ba? Napalabas na po dito ng ng survey rating yung yung publikos makabayan. Alam mo natin yung publikos at saka kilala po natin kung sino po yung may-ari niya makabayan, si Malo Tikia DDS. Kasi doon po sa kanilang doon po sa kanilang report, survey rating, sumadsad daw. Sumadsad daw ang survey rating po ni BBM, ang kanyang approval rating, pati po ang kanyang trust rating, sumadsad makabayan. Kasi ayon dito sa kanilang survey, last year daw, last quarter or quarter 4, 58% daw yung approval rating ni BBM. Pero nung pumasok na po yung quarter 1 ng 2024, 44% daw makabayan. So mataas po ang ibinaba. Dito po sa trust rating, last quarter, 48%. Nung dumating po yung quarter po sa January, February and March, quarter 1, only 33% makabayan. So napakababa talaga. Kaya nga nagpesta ngayon ito pong mga DBS makabayan. Sabi nila, tingnan nyo, wala nang kwenta daw ang ating pangulo makabayan kasi daw walang nagawa at wala daw nakita na nagawa daw ang taong bayan kasi puro na daw layo-layo makabayan. Puro daw ang tawag dito, pasyal-pasyal, puro daw layo-layo kahit saan daw, saka wala daw improvement ang ating gobyerno or ating bansa makabayan. Wala pang improvement, sila kasi dito ay mga bulag makabayan. Hindi kasi nanonood dito sa ating channel kasi Ivan, kaya hindi nila alam yung improvement po ng ating gobyerno, ang improvement po ng ating ekonomiya at ng bansang Pilipinas makabayan. Pero alam niyo po, walang kwenta naman kasi yan. Bakit? Publikos si Malo Tikia makabayan. At ang kanyang tinanong dito is only 1,500 po ng mga respondents. So let's say baka siguro mga 40% doon, 40% siguro mga 70% doon mga DDS makabayan. 'Di ba? Tsaka ang kanyang ginawa dito na survey, sabi commission o 'yan, sino commission ang kanilang grupo makabayan, mga DDS. So dito po sa survey, nagiging advantage po itong naging advantage po dito yung mga DDS, kaya pangit po ang nangyari dito na survey rating po ni BBM kasi nga mga DDS po ang kanilang pinagtanungan makabayan. Walang kwenta 'yan, kasi nga ang ating pagbabasehan dito kasi nga si BBM, siya po ay ang ating presidente, siya po ang naupo na presidente and until now presidente pa rin po, saka ating pagbabasehan dito ang kanyang achievements, hindi po ang survey makabayan kasi ang survey pwede ho yan manipulahin, lalong lalo na ang nag-survey dito ang publikos. Nakakatawa naman. So anyways, good news muna tayo. Para meron pong alam dito, itong mga haters, para may alam po na ano nang nangyari sa ating gobyerno at saka ano na pong ginawa po na programa ng ating gobyerno makabayan. So unahin nandito po itong good news para po sa ating mga kababayan pong mga senior citizen, pati po sa ating kababayan po ng mga PWDs. So for more details, let's watch this.
Gandang balita, mas mataas na diskwento para sa mga persons with disability o PWDs ating pag-uusapan kasama si Ms. Glenda Relova, Executive Director ng National Council on Disability Affairs. Ma'am Glenda, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas Ngayon! Magandang tanghali po, Ma'am Nina, at sa aking dating kasamahan, USEC Edu Punay. Magandang tanghali po sa inyo. Una po sa lahat, ma'am, ano po ang masasabi ninyo dito sa karagdagang diskwento sa groceries at prime commodities para po sa mga PWD? Una sa lahat po, pinagpapasalamat po ito ng aming sektor. So, ito po ay kaparehas din ng dati, which is the 5% mandatory statutory benefit po. So, ang nagbago po ngayon, dati po kasi yung cap used to be 1,300 per week. Ngayon po, tumaas po yung cap sa mga purchases nila, which is 2,500. So, dati po, yung 5% ng 1,300 is 65 pesos per week. Ngayon po, naging 125 pesos na po siya per week dahil tumaas po yung cap niya. So, malaking tulong po ito sa sektor dahil alam naman natin na nagtataasan din yung mga bilihin. So, nag-increase din po yung kanilang purchasing power. Alright, talagang good news nga ito, no? Asik Glenda, kamusta po kayo? At ang tanong ng marami, ma'am, paano naman po ang monitoring process natin sa implementation po nito at paano nyo po sinasugurado na nagko-comply yung mga establishment sa bagong panuntunan pong ito? Ang NCDA po ay composed kasi po ito ng council. So the council, which is the 12 national government agencies, kasama po dyan ng DTI, DOLE, DOJ, DILG. So ang monitoring po nito nag-emanate po talaga sa grassroots. Ito po ay minomonitor ng ating mga PDAW offices or person with disability affairs offices, and ang complaint po ay doon din po inilalodge. So may mga ilan din pong complaint na nahahandle din po ng ating mga partner agencies katulad ng DTI at dito po sa amin. So once we receive po na may hindi nagpapatupad, ibinabalik po natin ito dito sa PDAW kasi ang pagpo-process po ng complaints dito is based po dun sa Joint Memorandum Circular noong 2022. So, ang proseso ng pagdinig ng hindi pagpapatupad ay nag-emanate po sa local government units po natin. At kung po hindi dumating yung mediation, that's the only time po na po pwede pong isampa ito sa korte. At kung hindi naman po saklaw ng local government unit yung establishment na lumabag, saka po ito ipafile po sa ating Department of Justice. At dahil Marso pa lamang ipinatupad po ang benepisyong ito, sa inyong monitoring, napapakinabangan na po ba ang karagdagang diskwentong ito at pareho po ba ito dun sa senior citizens? Ito po ay nilagdaan noong March 21 at naging epektibo noong March 25. So, sa amin po naman pong pakikipag-ugnayan sa ating mga PDAW offices at sa ating partner agency na DTI, DA po, and Department of Energy, epektibo na po noong March 25 at napapakinabangan na po ito ng mga senior citizens at kasama din po ang persons with disabilities. So, parehas po sila, ma'am. Okay, so good news ba? Kung good news makakabayan, please like naman po sa ating video. So ipinakita ko sa inyo po itong balita na to kasi nga para po malaman po ng lahat ng mga seniors, pati po ng ating mga viewers po ng mga PWDs na mas tumaas pa ang inyong diskwento every time kayo po ay mag-grocery makakabayan, okay? So para at least alam nating lahat. At saka, isunod ko rin po sa inyo, ito pong programa na Department of Tourism, kasi nga meron silang programa po na inilunsad makahabayan kahapon na pinangalanan nila na Philippine It's Experience. So ang programa na ito makahabayan, matutulungan dito yung mga malilit po na mga negosyo. Para malaman natin, let's watch this. Nilunsad naman ng Tourism Department ang Philippine It's Experience na layong ipakinala sa mundo na natatanging pagkain ng bansa at mabigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na mga negosyo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Sabi nila, para mas makilala mo ang isang lugar ay tikman mo ang pagkain na meron dito. Diyan nakasentro ang bagong programa ng Department of Tourism na Philippine Experience
na layong ipakilala sa mundo ang pagkain na meron tayo. Ayon kay Secretary Cristina Frasco, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang pansin ang pagkain Pilipino bilang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan nating mga Pilipino. Yung layunin po natin ay to give as much exposure to Filipino food as possible. And therefore, this is but the beginning of many initiatives that will highlight the best of Filipino cuisine. The Philippine Eat Experience is also a component of the flagship program of the Marcos administration, yung Philippine Experience naman, Heritage, Culture, and Arts Caravan. Sa Philippine Eat Experience, binibigyang pagkakataon ang small and medium enterprises na maipakita ang kanilang mga produkto. Sa paglunsad ng programa, samot-saring mga delicacy o pagkain mula sa iba't ibang lugar sa bansa, ang tampok sa Luneta at Intramuros. Tulad ni Maribel na nasa 23 taong nang nagbebenta ng sorbete sa Luneta. Anya, malaking tulong ang programa sa kanila. Nagkaroon kami ng maayos na pagtitinda. Pangalawa po yung talagang nagkaroon kami ng kaalaman para makapano i-endorse ng maayos ang produkto ng Pilipino. Kwento niya, dahil sa pagtitinda ng sorbetes ay nakatulong ito para magkaroon sila ng sariling bahay. Ganito din ang kwento ni Nanay Dolores na matagal na nagtitinda ng iba't ibang lutong Pilipino. Dahil marami siya na pagtapos sa pag-aaral mula sa pagluluto. Malaking tulong. Malaking tulong sa amin to kasi ito lang ang hanap buhay namin. Ito lang ang aming ano na... 30 lang siya. For 30 years. Ito lang ang hanap buhay ko. Dito sa Intramuros. Sa bahagi ng National Parks Development Committee na nakakasakop sa Luneta at Intramuros Administration na siya naman nakakasakop sa Intramuros, okay, nabibigyan po na pagkakataon yung mga turista na magkaroon ng mga affordable at masasarap na pagkain. So through the help of other agencies like TESDA and DOST, nabigyan din po sila ng training for food sanitation and for food handling together of course with our NPDC. Before din naman, we were doing a lot of food bazaars then in Rizal Park, Luneta. So this is actually an upgrade in terms of yun nga, opening it up to more people who are parang offering mga food selections, mga different, parang park food pa. Ang programa ay tatakbo ng isang buong taon. Araw-araw na bukas ito sa Intramuros mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Habang Biyernes hanggang Linggo naman sa Luneta mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At para kay Thai Ambassador Tul Tresorat, nag-game na game tinikman ang pagkaing Pinoy sa Luneta at Intramuros. The food is the essence, is a basis to enhance the people-to-people connectivity, which is a basis to for other cooperation in trade, investment, and in tourism in particular. When people love food, so they travel more to explore more of the country. So we look forward to working closely with the our counterpart of the Philippines. Samantala, sa darating na Hunyo, magkakaroon ng United Nations Tourism Regional Gastronomy Forum sa Pilipinas, kung saan magtutungo dito ang mga kinatawan mula sa iba't ibang mga bansa. Magandang pagkakataon nito para ipakita kung anong meron ang pagkaing Pilipino. Sa uli, mahalagang parte na ng ating kultura ang pagkain at ang maging pag-aya o pag-alok sa sino man na kumain. Tulad ng tara, kain tayo. Ang sarap ng mga pagkain, mga kaabayan, no? Nang tinanong ko po yung mga pagkain, nagutom si Ivan eh. Nakamiss ang Pilipinas. Honestly, nakamiss po yung Pilipinas, makaabayan. Kasi nga, siyempre, kami dito, talagang sulo-sulo kami, makaabayan. So, galing po ako sa trabaho, sa warehouse, then pag-uwi ko dito. Saka, ang lutuin ko, makaabayan, ang lutuin ko talaga, puro lang prito-prito, prito itlog, prito isda, o yung parang canned goods, mga ganun, makaabayan. Kasi nga, nagbumadali lagi si Sir Ivan. Kasi nga, after po sa trabaho, doon sa warehouse, pag-uwi ko dito, mag-prepare po para po mag-vlog si Sir Ivan. So talaga na-miss ko talaga eh. Ang sarap mga pagkain eh. So anyways, ano yung kaabayan? Doon siya nga pala. Diyan po sa baba, pag magtanong kayo, Sir Ivan, wala bang restaurant dyan sa malapit? Meron po. Pero kasi ang nakahilira, merong apat po na restaurant pa kaabayan. Diyan po sa baba, Pakistan, Yemen, at saka yung sa India. Ang kanilang mga pagkain, makaabayan, puro kasi maanghang, very spicy. As in, very spicy. Parang ayaw na kung sa atin, tayo po mga Pilipino, hindi naman kasi mahalig tayo ng konti, ng spicy, pero hindi po ganun kagrabe na spicy. Alam ho natin po yung taga-India, makaabayan. Talaga yung alam nyo ba yung sili? Yung sili na red, kinakain niya, makaabayan. Grabe talaga eh. Nung gintry ko yan, parang uminit yung tinga ko. So hindi kaya talaga eh. Kailangan talagang uminom po ng tubig. Kaya hindi ako kumakain dyan sa baba, makaabayan. So dito, nag-sacrifice tayo, magluto lagi ng itlog or pitong isda. Ganun lang po. So anyways,
Well, dito na po tayo sa mga paninira po ng mga anti-Marcos. Pag-usapan natin sila si Butanding, si Vic Rodriguez, si Hitad, tsaka marami pang iba. Pero unahin natin mga kaabayan, ito pong si Hitad. But before that, siyempre, i-shout out natin. Nandyan po si Blessy Carunan, hi to Maria Sara, Renren, Oscar Dasilio, nandyan po kasama natin si Ma'am Army Lagaso, Florife Gumapak, Pro Philippines, Billy Chu, nandyan po si Jesus Guta, hi to Paul Corfield, nandyan po si Rallis Carlinga, Nonay Florin Hills, Felix Frank Dolfo Acom, Estila Tang Laiben, hi to Aneth Aligre, Maricres Hernandez, Rose Guevara, Romana Manuel, Gemma Camarines, Emily Timaho, and hi to Netsky. Okay, so Hitad mga kaabayan, kahapon kasi meron siyang vlog, dinibank niya yung PDEA. And after that, tinira niya pa rin po yung second vlog niya, tinira niya pa rin po yung PDEA mga kaabayan. Ang PDEA, sabi niya, nagsinungaling daw. At saka hindi na daw ngayon, pagkakatiwalaan yung PDEA kasi nga hawak daw ni PBM as well as FED sa makabayan. Kasi ngayon, di ba yung PDEA, under po yan sa Office of the President. So ngayon, itong si Hitad, ipinagigit niya sa kanyang mga followers na totoo daw talaga ang kanyang hawak po na dokumento makabayan. Ipinagigit niya na klarong-klaro naman talaga na fake news makabayan, picking dokumento, pero gusto niyang ipinagigit dito na totoo daw makabayan. At pati nga si Attorney Trixie, sabi niya nakita niya daw yung yung original makabayan. Wala lang nakatakip daw na pangalan, yung signatories doon po sa nakatakip daw yung pangalan daw ni PBM, nakita daw ni Trixie. Itong si Trixie makabayan sumakay. Ito po ay nakakaawa no kasi nga si Trixie, itong si Roque, mga attorney makabayan, sumakay doon sa kay Hitad, sumakay doon sa dokumento po na ipinakita ni Hitad makabayan kasi ayon sa kanila at gusto nilang ipakita dito na credible daw itong si Hitad. Well not. I don't think so. Kasi marami siyang kaso makabayan at alam na lang po natin ito pong si Hitad napaka sinungaling. Dito pa nga lang, gintry ko yan mag-edit-edit makabayan. Saka, siyempre, gin-edit naman yan para ipakita ko dito ano ba ang pagkakaiba makabayan na pinalitan ho namin ng pangalan po na Claire Contreras or Mahalika makabayan. Diba? Ano bang pagkakaiba doon sa name po ni PBM na meron doon Bongbong Marcos at saka Bungit makabayan. Pero doon pa lang po na sa name po na No Alias, supposed to be No Alias, walang alias, pero ang nilagay doon Bongbong at saka Bungit, puro na alias makabayan. Doon pa lang simplang na itong si Tad, pero tingnan po ang kanyang pangalan makabayan. Diba? Kayang-kayang kopyahin, kayang-kaya pong i-edit makabayan na the same po. Yan po ang ebidensya namin na kaya talaga na editin po, siguro para sa akin, nasa akin lang, totoo yung dokumento makabayan. Pero yung information na nandun po, yun po ay hindi totoo. Kitang-kita na napinalitan makabayan. Tsaka ito pong control number, ito po ang isa po sa number one na rason na yun po ay piki kasi walang control number makabayan. At sinabi na ho yan ng taga-PDEA na serialized lahat po ng kanilang documents at hindi yan basta-basta po ma-edit makabayan. Parang makita mo sa system pero hindi mo kaya pong ma-edit. Bali parang read only lang makabayan, read only lang. Kapag read only po ang file na yan, hindi mo kaya pong ma-edit pero pwede pong makita or ma-view yan makabayan. Diba sa mga computer enthusiasts dito, yung magaling po sa computer, kapag read only, hindi po yan kaya pong ma-edit. Okay? So anyways, pag-usapan natin po si Butanding makabayan. Bakit si Ivan? Kasi nga meron kong ipapaalala sa inyo. 'Di ba? Sabi niya nanawagan sila na kapag daw itong si PBM mapatunayan daw at totoo daw ang kanilang mga akusasyon dito na gumagamit po ng polboron itong si PBM, pwede siyang ma-impeach. Kasi pwede to magamit po ground for impeachment makabayan. Ang ito pong ito daw ang paggamit po ng polboron ni PBM. At para maintindihan natin, ipakita ko muna sa inyo ang vlog po ni Butanding makabayan. So for more details, let's watch this. Kalibasa sinasabi ni Mahalika, hindi naman dapat paniwalaan. So ako, nalindigan pa rin ako na basta kakilala ko si PBM, tingin ko mabuti naman ang kanyang pagkatao. Pangalawa, kung gumamit man sa mga nakalipas na panahon si PBM ng polboron, wala rin akong pakialam. Bakit? Eh si Prince Harry nga, sa libro niya, umamin siya na gumamit din siya ng coke. Alam niyo kasi yung buhay mayaman, parang lalo na kapag nag-boarding school sa England, parang tanggap na yan, nakabahagi nila ng buhay. Hindi dapat, pero dapat tinatanggap na rin. Wala akong pakialam. Pero syempre, ibang usapan na yan, kapag presidente ay di umano, ay gumagamit pa rin ng pulburon. Ulitin ko po ha, hindi ako naniniwala.
wala akong sapat na impormasyon. Pero ang sasabihin ko lang, kung sakaling may katotohanan yan, ano ang implikasyon yan sa pagiging presidente? Ang paggamit ng coke ay pinagbabawal. Labag sa batas. Pinarurusahan po ang gumagamit, pinarurusahan ang nagtutulak. Mas mabigat ang parusa sa mga nagtutulak kaysa sa gumagamit kasi biktima nga ang gumagamit. Now, alam naman natin ang presidente, siya yung chief executioner ng batas. Siya yung papatupad ng batas. So kung may katotohanan ang mga paratang nitong si Maharlika at nitong Clemente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente, yan po ay labag sa batas. At dahil yan po ay labag sa ating batas, yung Dangerous Drugs Code, yan po ay po pwede maging ground for impeachment. Anong basihan? Betrayal of public trust. Pero ulitin ko po ah, hindi pa ako naniniwala na gumagamit ng droga si PBBM or si LAM. Sabi-sabi lang yan. Ang sa akin lang, kung may katotohanan, abay, yan po ay isang ground for impeachment para matanggal ang isang nakaupong presidente. Kasi saan ka naman nakakita na ang presidente na dapat nagpapatupad ng batas, lalong-lalo na mga batas sa pinagbabawal na droga, ay gumagamit. So impeachable offense po yan, betrayal of public trust. Okay, so sinabi niya, impeachable daw yung makabayan. Pwede lang ma-impeach si PBM kapag napatunayan dito na gumamit po ng pulburon si PBM. At saka playing safe si makabayan, playing safe. Sabi niya, hindi pala siya naniniwala dito kasi mabait na tao si PBM. Hindi siya maniniwala kasi wala daw siyang concrete dito na ebidensya makabayan. Wala daw. So tingnan mo sa kanyang mukha, parang nagsunod lang makahabayan kasi sa mukha pa lang niya, titignan natin, naniniwala na siya kay Maharlika Makahabayan. Diba? Correct me if I'm wrong. Naniniwala na ho sila. Ngayon, isipin natin, sabi niya, impeachable daw yung kapag gumagamit daw ng pulburon si PBM. Pero alam niyo po makahabayan, kapag isipin natin dito no, na gumagamit pa talaga ng pulburon si PBM, para sa akin, no, siguro sa kabataan niya makahabayan. Para sa akin lang, siguro sa kabataan. Kasi nga alam ho natin, yung mga medyo may mapera po ng mga tao, mayaman po ng mga tao, lalong-lalo na kapag nandun ka po sa ibang lugar, sa Europe, well, parang normal na sa kanila makahabayan ang gumagamit po ng coke or yung mga pulburon. Alam naman natin yan, saka nakikita ho natin yan sa mga movie makahabayan. So probably, siguro lang, baka gumamit po si PBM noong sa kanyang kabataan. But I am very sure, nung pumasok na po siya bilang isang public servant makahabayan sa gobyerno natin, I am very sure na si PBM hindi na po yan gumagamit po ng pulburon. Bakit? Kasi ayaw niyang sirain po dito ang trust po ng mga tao na ibinigay sa kanya makahabayan. Ayaw niyang sisirain. Kasi nga alam ho natin kapag ang tao po na gumagamit po ng mga ganun po, mga bawal na gamot, wala talagang patutunguhan at saka pangit po ang pag-iisip makahabayan. So I am very sure, 101%, si PBM, hindi po yan gumagamit po mga kabayan. Ayaw niya pong sirain po ang trust po ng taong bayan, ng mga loyalista, at lahat po sa mga naniniwala sa kanya, ayaw niyang sisirain mga kabayan. Okay? So anyways, kahapon, may nakita ho ako na isa sa programa po dito ni Sal Panelo mga kabayan. Ipapakita ko lang sa inyo, kasi nga sinupalpal na naman niya, ito pong si Butanding. Napahiya naman po. Kasi ayon po kay Panelo Makahabayan, hindi daw ground for impeachment yung gumagamit daw ng pulburon makahabayan. So for more details, let's watch this. Well, kahit na nga ginagawa niya pa, the grounds for impeachment are very clear kung ano nakalagay doon. Hindi kasama doon yun. Kasi, di ba, we even consider addiction to drug as a sickness. Sakit na dapat gamutin. Mm-hmm. Not a ground for impeaching a president. But what if Attorney Sal, in the future, let's say, rhetoric tong question ko, na in the future, may iba pang ebidensya that may substantiate na involves sa drugs or gumagamit niya ng illegal na droga yung presidente. Would that be a basis for his impeachment? Hindi. Una-una, assuming na totoo yan. 2012. Tagal-tagal na. Mm-hmm. Baka noon. Tapos wala na. Hindi niya. So, it doesn't affect his presidency. Kung ngayon. Mm-hmm. Unless, ngayon ay ginagawa pa rin niya. Oo. Well, kahit na nga ginagawa niya pa, the grounds for impeachment are very clear kung ano nakalagay doon. Mm-hmm. Hindi kasama doon yun. Kasi, di ba, we even consider addiction to drug as a sickness. Mm-hmm. Sakit na dapat gamutin. Mm-hmm.
not a ground for impeaching a president. But if the president is sick, is he capable to lead the country? If you, if, kasi sakit, sabi mo, ang pag-away ng sick iligan. Yung na ikaw ay addicted. Mm-hmm. Pero if it doesn't affect your faculties, mm-hmm. nakikita naman na, of course, sinasabi ng isang kaibigan mo, no, baka may depression ng ulo. mahilig lang yun sana. Pero I will not go that far. Mm-hmm. Eh, so far naman, okay naman ang mga demeanor niya. Mm-hmm. Huh? So far? So far naman, okay naman siya. Kaya sabi natin, eh, pagbigyan ang supportahan na muna natin. Mm-hmm. But, di ba, ang Pilipino naman eh, pag sumobra ka na, tanggal ka. Mm-hmm. Kaya ang Pilipino. Mm-hmm. O ngayon, Butanding. Klarong-klaro ha? Klarong-klaro, sinabi po ni Panilo na hindi po ground for impeachment yung gamagamit po ng polboron, makabayan. Sino ang nagsabi ito na totoo? At sino po ito ang nagsinungaling, makabayan? Klaro po na sinungaling, ito pong si Butanding. Hey! Diyan pa lang nga sa issue ng West Philippine Sea, di ba sabi po ni Panilo, makabayan, na wala daw nangyari daw na gentleman's agreement, kasi kung sino daw nagsabi niya na meron daw agreement si Digong at saka si, ano, si Jinping diyan po sa West Philippine Sea, nagpapasikal lang na, makabayan. Hey! Silang dalawa mga sinungaling yan. Hey! Alam niyo po, kilala po natin si Panilo, DDS ho niya, makabayan. So bantay-bantay tayo. Asa napapansin ko po, napapansin ko talaga na si Panilo dito parang gustong sumipsip kay PBM. Correct me if I'm wrong. Di ba, makabayan? Naramdaman ko na talaga yan kasi nasunod-sunod dito yung pagsapalpal niya kay Rookie, makabayan. Para siguro, sa tingin ko lang ha, napaka-imposible na wala silang GC, makabayan. Napaka-imposible, hindi po nag-uusap ito pong si Panilo at saka ito pong si Rookie, makabayan. Sa tingin ko lang, uunahan natin sila, baka meron silang pinaplano dito na hindi maganda, gusto nilang ipalabas po sa taong bayan, gusto nilang ipalabas ito sa publiko, na sila ito'y parang nag-aaway, makabayan, na ano nagbabangayan, para itong si Panilo, magiging advantage ito sa mata po ng mga loyalista. Correct if I'm wrong. Diba? Sakto ba yung analysis si Ivan? At saka kapag maging advantage ito ng mga loyalista, siguro in the future, gagamitin niya yung mga loyalist na, makabayan. O nahan lang natin sila. Kapag mangyari ho yan, babalikan natin po ang vlog po ni Sir Ivan. Hey! Eh parang kitang-kita naman talaga, napaka-obvious talaga eh. DDS na pure si Panilo. At saka naging advantage siya kay PBM. Naging good vibes nandito ngayon para kay PBM, makabayan. Diba? So bantayan natin sila. So anyways, kuha tayo po, makabayan, kay Vic Rodriguez. Kasi itong si Vic Rodriguez, gusto ng korte itong gonggong neto, kasi isya sa dito sa napapakalat po ng mga fake news, makabayan. Ng mga fake news. Ngayon ko lang napansin, kasi nga meron pong nag-feed kay Sir Ivan, nakaabot po sa ating kaalaman, na ito rin po lang si Vic Rodriguez, isa rin po ito sa nag-forward po ng mga pictures na meron daw mga gamit, kagamitan po from US, like yung ano, yung stealth fighter po na plane na alala ba natin, yung ano yung name po na Facebook, makabayan, yung aircraft combat. Diba sabi ko sa inyo na yung aircraft combat po na Facebook ay bago lang ho yan, makabayan. Yes, bago lang po. Kaya diba bakita ko sa inyo yung about nyan, kung kailan ho yan gin-create, February 26 pa, makabayan. Take note, February 26. Pero nakaduda dito, bakit sa Ivan? Kasi nga February 26, so till date nasa mga 1 month and 1 week ba? Sakto ba si Ivan? 1 month and 1 week pa lang po yung page na yan. Pero nakaabot kaagad ng 30,000 na followers, makabayan. Hindi ba kayo nagduda? 30,000 na followers kaagad at meron ditong 14,000 po na likes. Most likely, siguro lang ha, siguro ang aking analysis ito, makabayan, baka meron itong ibang name noon. Baka iba yung account ni, makabayan. So noong nakarinig na sila na parang merong grian dito, yung China at saka ng Pilipinas, at saka supportado po ngayon ang Pilipinas ng taga-US full support, kasi nga meron tayo nakita dito ng mga base militar ng taga-US, makabayan. At saka meron pong balita-balita, di ba, meron pong mga kagamitan po from US na ipapadala sa Pilipinas. Siguro yan po ang kanilang plan B, makabayan. Para po sisiraan dito yung gobyerno natin, maraming matakot dito na makakagera na ang Pilipinas kasi nagpadala na daw ng ano, ng kagamitan po, mga airplanes or merong tanki, mga warships, makabayan, ang Pilipinas, ipinadala na daw or dumating na sa Pilipinas at yan po ang mga pictures, makabayan. Para isipin dito ng taong bayan, magkagagira na.
pero wala po nitong gustong maggira, makabayan. Even ang China, ayaw po nila na magagira. Ang Pilipinas, ang US, Taiwan, whatsoever, ayaw po na magagira. Pangit po ang gira at wala pong magandang patutunguhan ang gira, makabayan. Pero itong pictures na ito, ipinakalat ito ni Vic Rodriguez sa ito'y fake news fiddlers. Kasi alam ho natin, naalala niyo ba yung pinakita ko sa inyo na pictures? Yan po. Yan po ay nandyan po sa aircraft combat, makabayan. At yan po ay edited. Nalaman natin yan kasi nga nakita po natin ang totoo po o original po na pictures na makabayan. So nilagyan lang po nila ng US flag para sabihin dito na yan po ay pamumuari po niyan ay taga US. Well, in fact, yan po ay pamumuari ng Russia, makabayan. At yung picture na yan, nandun po yan sa Russia, sa Moscow. Okay, so isa na po dito. Si Vic Rodriguez, nagpakalat rin po doon sa ipinakalat po na dokumento ni Anhitad, yung tungkol po sa PDIA Piki document, makabayan. Ipinakalat rin po niya. Ang ibig sabihin dito, naniniwala siya kay Hitad na totoo daw ang dokumento na yan. Pero alam ho na mga iniisip ng iba kung sino ba dito yung amo talaga ni Hitad, makabayan. Hindi kaya itong si Vic Rodriguez. Marami talang naisip ngayon na itong si Vic Rodriguez, isa to sa mga nasa likod po ni Hitad, makabayan. Yes, bakit? Nakuha niya kaagad? Or I think parang before po inilabas po ni Hitad yung dokumento na una na pagpost itong si Vic Rodriguez, makabayan. So probably, baka siguro isa siya dito sa nag-forward po ng pictures na yan. Itong si Vic talaga, makabayan, napaka-bitter talaga eh. Tsaka naging anti-Marcos na. Siya dito ang may kasalanan. Siya dito yung may ginawa po na hindi maganda sa gobyerno natin, yung sa issue po ng sugar, makabayan. 'Di ba? Siya yung gumawa ng ng kasalanan niyan, dapat paglusahan niya. At para pang nagiging biktima siya dito, nagpa-feeling biktima yung gunggong na 'yan, eh siya po dito ay may kasalanan. So dapat talagang karapat-dapat sa kanya na siya po'y tatanggalin po sa pesto, makabayan. Ngayon, 'di ba? Tingnan niyo, napa-feeling victim, naging anti-Marcos agad, makabayan. Tama, nakakaduda talaga eh. So anyways, before na mag-forward, makabayan, shout out more natin. Nandiyan po si Shard Tunis. Hi to Jeline Quezon. Hi to Lerma Sondita. Nandiyan po kasama natin si Rodolfo Rabor of Tansa Cavite. Hi to Jimson, Regen, Jeriel, and Jimboy of Cute Pardo, Cebu. Nandiyan po kasama natin si HMBTV. Shannon Reyes, Eloisa Villanueva from Hong Kong. Hi to Bert Nagutom. He is traveling right now to Guam, USA. Hi to, shout out po natin ang mga workers dyan sa Barbecue Bob Kabuyaw at San Pedro Town Center. That is greetings coming from Bads Hala. And hi to Evelyn Garcia, Monette Borromeo, and hi to Biyahin EJTV from South Korea. Okay, so pag-usapan natin, makabayan, ito po yung issue ni Kiboloy. Kasi nga si Kiboloy, diba alam mo natin na sinugod na po ng NBI, pati po ng PNP, Davao, makabayan. Pero doon po sa kailang first na picture na kumalat, yung first po na video, makabayan, marami kasi nasabi, parang pinapatagalo ito ni Subiri, makabayan. Kasi nga, diba, ang tagal talaga, which is supposed to be, before pa sana, yung Semana Santa, makabayan, ni-raid na or inaresto na sana itong si Kiboloy. Pero hindi yan ho nangyari. Kasi ayon po, na taga PNP Davao, hindi pa daw nila na-receive po yung arrest warrant po na dokumento, makabayan, yung certified talaga. Saka hindi pa daw na-receive, hinantay ba daw nila ang Senado or yung Kamara, kaya kasi daw itong si Subir, makabayan, parang pinapatagal niya. So nag-isip ngayon ang mga taong bayan, baka on purpose talaga, intentional po yung pagpapatagal dito ni Subir para po maka-escape po itong si Kiboloy, makabayan. 'Di ba? So nangyari talaga, hindi po nakita ng taga NBI doon po sa balwarte po ni Kiboloy. Nagpunta daw sila doon sa office po ni Kiboloy, nagpunta daw sila doon sa mga area sa Tsanpa, sa Kingdom, makabayan. Pero marami rin po nagsasabi, hindi daw buong kingdom, property po ni Kiboloy ang kanilang hinalugog, makabayan. Meron lang mga specific daw na lugar. Yun daw nagsabi po, mayroong post doon sa Facebook, asa doon po sa Twitter, hindi daw yun hinalugog lahat, makabayan. Kasi nga, nung nakita na ho nila, yung iba po mga alipores ni Kiboloy na sangkot report or nakasuhan, makabayan, I think yung dalawa, actually sumuko naman sila, nakita na doon, and after that, umalis na sila, at saka yung taga-Tamuyong, makabayan, yung si Kapitan, siya parang doon rin po doon na huli, na aresto, yung pong si Kapitan. Pero si Kiboloy, sad to say, hindi po yun, nakuha na, makabayan, hindi po
nahuli o hindi po naaresto. So sabi po dito ng taga-NBI, parang pwede na po natin i-declare dito na ito pong si Kibuloy ay fugitive na, makabayan. Fugitive na. Pero before tayo pumunta doon sa ating balita po tungkol dito kay Kibuloy sa about pagiging fugitive, ipapakita ko muna sa inyo yung una po na video, makabayan, kung saan sumulong dito yung NBI at saka yung kapulisan PNP Davao doon po sa Kingdom. So for more details, let's watch this. Ngayong hapon, meron tayong mga nag-surrender and arresto. This is a joint operation by the NBI and the PNP, Region 11, or Pro 11. Simultaneously, nagkaroon tayo ng service of warrant of arrest issued by the Davao City Court, Brand 12, kay sa tala ni Judge Dante Baguio. And ito nga, meron tayong nahuli this afternoon, nagpo-post sila ng bail for 80,000 each. Si Pastor Apollo Kibuloy, wala po nung nag-serve tayo ng warrant. Wala doon sa area kung saan siya naglalagay, nag-opisina, and doon yung bahay niya. As well as the other two accused of the case issued by the court. May gusto kayong itanong kay Attorney Albao dyan sa studio po. Okay, Attorney. Attorney, kahapon nagre-request ng Senate sa Pro 11, Police Regional Office 11, na tulungan na daw sila para i-serve yun ng mga warrant ng Senado. Meron ba kayong update doon? Yes, ma'am. In fact, this afternoon, yung sinerve natin na warrant of arrest issued ng Davao City Court, kasama din yung pag-serve ng contempt warrant ng Senate, no? Kasama din natin yung kapulisan dito sa Region 11 sa pag-serve ng warrant. Kasama natin sila, ma'am, this afternoon. Attorney, pag nag-serve ba kayo ng warrant, yes, ay nandun lang kayo sa gate? Or pwede nyong pasukin yung napakalaking lugar na yan para tignan kung nandyan nga yung sineserba nyo ng warrant? Sir, yung pag-serve po natin ng warrant this afternoon ay pumasok po tayo sa buong compound ni Pastor Apollo Kibuloy. And pumunta tayo doon sa opisina niya. Pumasok tayo, hindi lang sa gate, no? Pumasok tayo sa loob mismo ng compound. Ito happen, wala siya ngayong hapon. Okay, Attorney, hindi naman po kayo nahirapan magkaroon ng access dyan sa ano? Sa KOJC compound. Yes, sa compound. Hindi naman tayo nahirapan dyan, no? Pag-serve ng warrant. In fact, yung mga tao ni Pastor Apollo Kibuloy, very cooperative. Nung dumating tayo doon, binuksan ng mga security and actually ready na rin sila. May mga abogado rin nakaabang na. Sa pagkakaintindi po namin, Attorney, no, medyo malaki ang malawak yung compound na yun, no? Is it safe to say po na wala si Pastor Kibuloy dyan sa compound na yan? Nung ang pinuntahan lang natin, sir, kung saan siya nag-opisina at kung saan yung residence niya. Okay. Yung ibang area, sir, ano na yun? Kitsulahan, may klase pa sa ngayon. And yung the other side naman, Kingdom, yan yung parang malaking team, no? Na kung saan hindi pa nag-operate. May paliwanag po ba ang mga taga Kingdom of Jesus Christ kung tungkol sa whereabouts ni Pastor Kibuloy? Nung tinanong natin, sir, kung saan si Pastor Kibuloy, ang sabi nila, wala daw dito for how many days na. Okay. Usually, Attorney, ano yung susunod na move nyo kung sakaling katulad yan ay hindi nyo na-serve dun sa target ng warrant? Anong susunod yung move para makuha yung... Sir, in fact, yes, sir. In fact, hindi lang isang area yung pinuntahan natin. Ngayong hapon, ongoing kayong observe ng warrant of arrest sa iba pang properties ni Pastor Kibuloy. Pumunta din kami sa Samal. Yung ako naman, yung team namin, pumunta kami sa Tamayong, ibang place naman yon. And meron pang ibang lugar. And dito sa warrant of arrest na inisyo ng Davao City Court, you still have 10 days to serve the warrant of arrest before it will be returned. So may 10 days pa tayo na manhand operation na gagawin. 10 days, Attorney? 10 days na paghahanap kay Pastor Kibuloy? Yes, sir. And after which, i-return natin yung warrant. Kung negative, kung positive naman, i-return din natin. Then it's up to the court. The court will issue an alias warrant of arrest after, okay, after that.
So, two other pero properties... Pero, attorney, balita nyo ba, ano, nandito pa siya sa Pilipinas? May balita ba kayo na nandito pa siya sa Pilipinas? Yes, ma'am, ang balita namin, nandito pa siya sa Pilipinas. In fact, yung mga sasakyan niya, kasali yung aeroplano at saka helicopter, nandito pa, no? Meron tayong mga information, nandito pa. Pero pwede ba, accurate ba na sabihin namin, tawagin na namin siyang fugitive at this point? Yes, ma'am, hindi man natin siya na-arresto ngayon. It will be considered as fugitive from justice, no? Based sa inisyo na warrant of arrest ng court. Kaya manhunt na yung ginagamit yung term. Okay. Yes, ma'am. Okay. Attorney, bakit 10 days lang? Yun yung sa batas natin, sir. Pag may warrant of arrest na inisyo yung court, okay. Within 10 days, kailangan iserve natin yung warrant. So dapat tumakabay, no? Kaya, dahil hindi nila nakita dyan si Kibuloy po sa kanyang properties, nilubot daw nila. Kasi nga alam nyo makawan, malaki kasi yan yung QOGC na area po ni Kibuloy. Pero dapat tanungin sa nila o nakipag-coordinate sila dito kay Arlene Stone. Kasi si Arlene Stone makabayan, maraming alam siya dyan po sa area po ni Kibuloy sa kanyang mga properties. Di ba naalala ko, merong nasabi itong si Arlene makabayan na para daw itong si Kibuloy, meron siya mga underground po dyan na mga kwarto or tunnels. Baka siguro meron. Sabi po ito, doon ko po narinig to kay Arlene makabayan. Saan na po itong taga PNP Davao, NBI, nakipag-coordinate po or kukontak sila doon kay Arlene kung asaan ba posibilidad ang pagtaguan po nito ni Kibuloy makabayan. Diba? So ulitin natin dito, si Kibuloy naging duwag talaga. Okay ba yung mga kasama niya kasi nga sumuko makabayan at kusang loob ng sumuko, pati po yung taga Tamuyong. Pero ito pong si Kibuloy talagang nakakatawa, naging duwag makabayan. So anyways, meron na po tayong update po, ito po yung latest kagabi makahabayan before po nag-vlog si Ivan. Ito po yung update po tungkol kay Kibuloy. So for more details, let's watch this. Sa lane, ilan na ba sa mga kapwa-akusado ni Apollo Kibuloy ang naaresto at tukoy na ba ang kinaroroonan ngayon ng religious leader? Yun sa lima akusado, limang individual na kasama ni Apollo Kibuloy na akusado sa kasong child abuse, ngayong hapon na ay tatlo na ang nasa kamay ng mga otoridad, kabilang dito ang National Bureau of Investigation at Pier 11 dito sa Davao, habang ayon naman sa NBI hanggang ngayon ay hindi pa nila tukoy ang ginaroroonan ni Apollo Kibuloy. Naisilbi na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Davao City Police at Pier 11 ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court. Nakalagay sa warrant of arrest ang anim na akusado sa kasong child abuse, kabilang na ang religious leader niya si Apollo Kibuloy, sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Presente Canada, Pauline Canada at Sylvia Simanyes. Itong hapon na huli ng mga otoridad si Barangay Captain Presente Canada sa kanyang bahay sa Barangay Tamayong. Samantala, sina Pauline Canada at Sylvia Simanyes ay kusang sumuko sa NBI office nitong alas 4 ng hapon. Pakinggan po natin ang pahayag ni NBI 11 Director Attorney Archie Albao. So we have arrested at least 3 accused. One is the Barangay Captain of Tamayong. And we have 2 ladies also arrested. Presente rin ang abogado ng tatlo para maglagak ng piyansa. Tumanggi naman itong magsalita tungkol sa kinaroonan ni Kibuloy. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Archie Albao, hindi nila nakita si Kibuloy sa kanilang pagsisilbi ng warrant. Blanco pa rin sila sa kinaroonan nito at iba pang 3 akusado. Pinuntahan na anya nila ang lahat ng mga lugar na posibleng pagtataguan ni Kibuloy, kabilang na riyan sa King Doom, sa kanyang Prayer Mountain sa Barangay Tamayong at sa Samal Island. During the service of search warrant negative si Pastor Kibuloy, we don't have any information as to his whereabouts as of this time. Pero hanggang ngayon ay ongoing pa ang kanilang service of warrant of arrest. Ayon sa NBI, may 10 araw sila na palugit bago nila ibalik ang warrant of arrest sa korte. Samantala, June,
pinoproseso na ngayon ng abogado ng mga naaresto ang kanilang mga dokumento para makapagpiyansa. Kung makapagpiyansa sila at mayroong kautusan mula sa korte, ay agad silang pakakawalan ng NBI. Batay kasi sa nakasulat sa warrant of arrest ay maaari silang magpiyansa ng 80,000 pesos at 280 pesos naman dito kay Apollo Quiboloy dahil sa kasong sexual at child abuse. Ayun mo nating balita mula rito sa Davao City, balik sa YouTube. Lalain, lumalabas parang ang media dyan ay parang nagulat dito sa lumabas na arrest warrant dahil ang inaabangan nyo at ilang inaabangan nyo kanina ay yung pag-aresto naman ng Senado. Tama ba yun, Lalain? Tama ka na, Jun, kasi ang unang pinahayag ng PRO 11 at ang Davao City Police ay maaaring unang i-serve itong warrant of arrest mula sa Senado at itong mula sa korte ng Davao City ay hindi pa nila inaasahan ngayong araw at mismo ang NBI na ang nag-serve personal mismo dito sa mga akusado. So, pag nakapagpiyansa na itong tatlo, Lalain, ano ang susunod na hakbang dyan ng mga akusado, Lalain, ayon sa kanilang abogado? June, kanina kasi tipid o limited ang binigay na pahayag ng kanilang mga abogado dahil ayon sa kanya, ihintayin pa niya ang formal na pahayag mismo ng kanyang mga kliyente dahil kanina nga ay Mike Siren ang kanilang pag-uusap dahil pagkatapos ng ilang minuto doon sa NBI ay agad silang diniretso dito sa Davao Regional Trial Court at ayon naman sa NBI ay hahabulin nila hanggang ngayong gabi ang kanilang piyansa at kung may habol ay maaari nila itong pakawalan agad kung mayroon ng order mula sa korte. Okay, so ipakita ko rin po sa inyo yung vlog po ni Mike Abe Makabayan kasi meron siyang banat dito kay Quiboloy. So for more details, let's watch this. Gusto lang nating ipaliwanag at talakayin itong warrant of arrest. Ngayon po, may bago ng warrant of arrest na ini-issue ang judge ng Davao City laban kay Apollo Quiboloy at iba pa niyang kasamahan sa child abuse cases na ipinail ng prosecutor or ng Department of Justice. Pero ito po yung nangyari. Hindi gaano napag-usapan at mukhang hindi ko alam kung bakit hindi ito nabalita ng kaagad-agad. Noong March 14, nag-issue na pala ng warrant of arrest ang RTC ng Davao. So more or less ay 2 linggo na. O lampas na mahigit ng 2 linggo kasi, di ba, 3 to 4 na. Ganong ang nangyari. Pagkatapos mag-issue ng warrant of arrest, for release na yan, ibig sabihin, napirmahan na, for release na, nag-file, nag-motion po yung kampo ni Quiboloy, yung kanyang mga abogado. Pinadidipare or pinahold. Pinahold po yung warrant of arrest sa mga, kung ano-anong mga legal issue na isinerge or sinabi. So, ang ginawa ng judge ng Davao City, pinagbigyan yung motion ng kampo ni Quiboloy. At dahil dyan, pagkatapos po ng halos 2 linggo na rin, dahil kasi ang utos ng judge, okay, pagbibigyan namin, hindi namin lalabas ang warrant of arrest. Inutusan sila na mag-file sila ng petisyon before DOJ kung bakit ipinail yung kaso, yung resolution ng DOJ na kinakasuhan si Quiboloy at kanyang kasamahan ng child abuse. Hindi naman pala ginawa ng kampo ni Quiboloy. So nakarating sa judge na walang nangyayari. Ngayon, nag-decide na po. Inilabas na po ng judge ang warrant of arrest against Quiboloy at kanyang kasamahan. Dito mo makikita yung diskarte ng mga abogado kung paano i-delay ang proseso ng paghahanap ng hustisya ng biktima. Kasi imagine, nung unang araw o mga panahon, nung mag-file ang kaso dyan sa prosecutors ng Davao, dinismiss. Talo ang complainant.
Kaya sa kung anong dahilan, hindi natin alam. So, nagpunta ng Department of Justice at ipinare-review ang kasong yan. Inupuan ng 4-5 taon na nakaraang gobyerno, walang nangyari. Sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno, ginalaw na pinag-aralan ng DOJ at nakitang mayroong probable cause or basihan. Kaya, inutusan na ang prosecutor ng Davao na i-file ang kaso. O, pagkatapos ma-file, after evaluation ng judge na mayroong basihan para i-issue ang warrant, nag-issue kaagad. Hinarang naman ng mga abogado. Pero pinagbigyan ng ilang araw, wala rin hong malinaw. Kaya ngayon, sabi ng judge, aba, panahon na para i-release. So, na-release na po ang warrant of arrest, April 1 o April 2, kung di ako nagkakamali, at yan ay dapat i-implement na. Ang mag-i-implement ng warrant of arrest, Davao Police. So, ano ngayon? Ilang araw na matapos i-issue itong panibagong warrant of arrest na ito, hindi pa rin nila nahuhuli. So, talagang, di ko alam kung may problema sa police or kung may problema sa kung ano man ang problema. Sa korte, na-release na. May warrant of arrest na. Dapat implement na ito. Although itong kasong ito sa Davao na child abuses, ito ay available. Pero kailangan mahuli siya bago siya makapag-bail. Hindi ka naman pwede mag-bail lang, hindi ka nahuhuli. Dapat magpahuli ka muna bago ka mag-file ng bail o pansamantalang paglaya kasi available po yung kaso sa Davao. So, yan ho. Dalawa ng warrant. May warrant galing sa Senado, baliwala. May hindi pa nahuhuli. Ngayon may warrant na galing sa korte. Korte ng Davao. So, dapat implement ito ng Davao Police. Ano kayang ginagawa ng police? So, iba po ito katulad ng aking mga natalakay na nakaraan. Iba yung kaso sa Davao City kasi child abuse, bailable po yan. 181,000 yata bawat isa. Lima sila o anim silang kinasuhan dyan. So pwede siyang patapos mahuli, mag-bail, makakalaya ulit. Pero itong sa Pasig Regional Trial Court, ito mabigat. Non-bailable offense yan. Qualified trafficking. Ibig sabihin, pag-qualified, merong minor de edad na di umano'y victim. Meron din probable cause dyan na nakita ang prosecutor, DOJ, kaya ipinali yung kaso. Hinihintayin lang natin ang desisyon ng korte. Eh mukhang umapila rin, nakatulad ng ginawa sa Davao. Umapila rin yung mga abogado ni Kibuloy para hindi kaagad i-issue yung warrant of arrest ng RTC Pasig. Katulad niya ng ginawa sa Davao. Hinarang nila, pero after ng ilang linggo, walang nakitang matibay na basihan para magpatuloy ang pagharang na ito, pagbibinbin. So nakita ng judge ng Davao, sandali, masyadong matagal na ito. Nabibinbin na masyado ang kaso. Wala na yung pagkakataon nyo, tapos na, eto na, ini-issue na. Ayawan ko sa RTC Pasig kasi ayaw natin pakialaman kung anong galaw ng judge. Ngayon, nakabinbin pa. Kung mayroong warrant of arrest, wala pa. May mga petisyon para hindi ma-issue ang warrant of arrest, yan po yung dinidinig ngayon sa korte ng Pasig. Yan, ibang issue yan. Kasi pag na-aresto ka dyan dahil non-bailable offense, kulong talaga yan. Nakakulong habang tinatrayal. Habang nagkakaroon ng trial, kung ilang taon ng trial, magpipetition sila for bail. Tingnan natin kung kailan sila mapapalaya pansamantala. Pero non-bailable offense po, habang buhay na pagkakakulong, pag napatunayan, yung qualified trafficking na nakapile sa RTC Pasig. Inuulit ko yun sa Davao, bailable. Sa Pasig, hindi. So, ayan, sunod-sunod na. Palagay ko, nalit nga lang ng bahagya dahil nagkaroon ng Holy Week. So, ngayon, regular na ang business sa korte. Ayan, naglalabasan na po. Ang tanong, ilang kayang warrant of arrest ang kayang taguan ni Kibuloy? Kasi sabi niya, tatago siya. Ilang warrant of arrest ang hindi kikilalanin para siya sumurender or arestuhin? Dalawa lang yan eh. Pag hindi sumurender, arestuhin. Ngayon, kung voluntary susurender, di hindi na mahirapan ng mga polis. Again, nasa kamay ng PNP. Yung warrant of arrest, pag inilabas ng RTC Pasig, yung warrant of arrest, Pasig Police ang mag-i-implement yan. Yung sa Davao, Police Davao mag-i-implement. Yun naman sa Senado, yung OSA. OSA, Office of Sergeant at Arms na coordination sa Police. So, yan, patong-patong na po yan. Pero pag warrant of arrest galing sa korte, ibang iso yan. Naku, ibang level na po yan. Kasi korte na yan eh. Court order yan. Hindi pwedeng baliin yan. Kailangan hanapin, i-implement. Ngayon, kung pag hindi nagawa ng Police, hindi kakulangan na naman ng Police yan. Pero sabi naman ni General Marvel, ang bagong PNP chief, gagawin nila ang lahat at maipapakita niya kay Pangulong Marcos at sa buong Pilipinas, iba na ang pulis ngayon.
mag-iiba raw ang performance ng pulis. Gagawin nila ang kailang trabaho to serve and protect. Ayan, so ayan po. Okay, so before na mag-jump po, eh, shout out more natin. Nandyan kasama natin si Nestor Potian from Norway. Hi to Maria Cristina F. Manimbao, Gemma Camarines, Cleo Manuel. Hi to M. Sarino, Leonardo Stelliero, Lulu. Nandyan po si Marwan Joe and Lynn Dalim. Okay, so ngayon pag-uusapan na natin makabayan. Kasi nga ito pong bangayan ni Senator Rafi Tulfo doon po sa Senado versus po kay Secretary ng DOH si Herbu sa makabayan. Ito kasi yung tungkol po sa ano sa junket. Alam ba natin yung junket makabayan? Yan kasi po yung ginagamit po dito ng mga ano yung pampalubag-loob doon po sa kanilang mga kliyente ng mga midrip makabayan. Siyempre yung mga midrip naglalako sila dito ng kanilang produkto po mga medisina, mga tambal doon po sa kanilang mga kliyente na mga doktor makabayan. Alam ho natin yung mga sales kasi mga salesman or included may makabayan kasi nga sa hindi po nakakaalam dito sa ating mga bago po na mga viewers before po pumunta dito sa Saudi Arabia sa Riyadh si Sir Ivan almost 5 years po ako dyan sa Cebu City sa Mandawi nagtrabaho po ako bilang isang salesman makabayan. Okay, so alam ho yan ang ating mga solid, sa ating mga old dito na mga viewers na kung saan si Sir Ivan ang hawak ko po ng mga account yung pong sa gobyerno. Yes, gobyerno po ang aking ano makabayan yung mga account. Na example, mga malalaki po, DPWH, sa DepEd, sa Pag-asa, Agriculture, marami pang iba. Pati rin po yung mga private po ng mga company, meron po akong client makabayan. So, okay, dito po sa junket. At saka para po natin maintindihan, before ko po i-extend po ang aking karanasan makabayan, ang aking experience tungkol dito sa mga midrip kasi lagi ko silang nakasama at lagi ko po silang nakikita makabayan kasi dalawa po namang client, malaki po ng mga hospital makabayan, lagi pong nakikita ang mga midrips. Lagi ko silang nakausap at saka during po sa nagkausapin na nila, yung kanila pong mga kliyente, mga doctors, marinig ko rin po. Pero iba naman kasi ang produkto po na si Ivan. Ang hawak ko na produkto makabayan, dito po sa mga computers, laptop, office supplies, sa mga computer supplies, yan po ang produkto. Pero ang sa mga midrip, mga tambal sila or mga binisina makabayan. So before ko magpapatuloy, ipapakita ko muna sa inyo yung bangayan po ni Senator Rafi Tulfo versus po kay Herbu sa makabayan. So for more details, let's watch this. Kasingit. I'm not saying you're lying, pero I'm saying na half-truth yung mga sinasabi niyo. I'll tell you why. Bakit pinipefer yung branded sa mga ospital, sa mga pharmacy, bakit inireseta. Kasi nga po, may tinatawag na junket. Alam niyo po yun. Yung mga doktor, ginugood time ng mga pharmaceutical companies sa mga seminar, sa abroad, schooling, free airfare, business class, hotel accommodation, food, entertainment, etc., etc. And we're talking about the millions of pesos or even dollars. Now, syempre, itong mga pharmaceutical companies, hindi ito manilibre magugutin ng mga doktor nang walang kapalit. What's in it for us? You scratch my back, I'll scratch yours. Ganun po yun. Kaya itong mga doktor, magreseta sila ng mga branded kasi yun ang nagugutin sa kanila. Yung generic na hindi nagugutin sa kanila, hindi nila reseta. You follow me, doc, sir? Meron po tayong tinatawag na... And that's unethical, right? Meron po tayong tinatawag, Mr. Chair, na Mexico Protocol and the Philippines follows this professionally. All professional organizations are supposed to not accept yung ganitong gifts from the pharmaceutical industry based on the Mexico Protocol. At tayo po ay signatory and all professionals are expected okay to do so. Kung meron pong makitaan na ganitong kalaman, kinakasuhan po yung pharmaceutical company at pinapenalize sila. So meron silang penalty from their own association, the Philippine Association of Pharmaceutical Industry. So nagse-self-police sila dyan among them. Pag kami nagja-junket, yung junket po nung araw, kasi since we Doc, were you born yesterday? Hindi po, alam ko yan, nangyayari yung junket nung araw. Pero sinasabi ko no, po, Doc, ngayon nangyayari. You want me to prove? No, pero kasuhan natin sila, sir. So meron tayong avenue to file cases against these people with the pharmaceutical industry, lalo na yung mga pharmaceutical na gumagawa ng mga gifts. Gifts like this should be declared as donations to the hospital or donations or grants to educational institutions. So kung junket siya, pwedeng kasuhan yung cases ng mga yan po. This practice violates the code of ethics of the medical profession for doctors because, number one, it affects their autonomy in giving the best and most affordable healthcare to patients. Number two, in a way, exploits patients for the doctor's personal gain. Number three, does not improve access to equitable healthcare. Now, Doc, you're saying na wala po, na itong junket? Kaya pwede pong kasuhan. Marami pwede pa pong. Kasuhan ng mga even while we speak, na tumatanggap po. Even while we speak, meron na po mga nakischedule ng mga junket para sa mga... Doc, please don't laugh. This is a serious matter. Even while we speak, may mga nakischedule na po punta sa US, sa Canada, sa Australia, kung saan-saan bansa. Doc, let me finish.
And I can prove this from doctors. May mga doktor po ako na susumbong sa akin. Ito yung mababait na doktor na hindi sila pumapayag, hindi sila tumatanggap. Even while we speak, may mga naka-schedule na po. As far as December na. Kuminsan, yung Las Vegas, yung isang hotel sa Las Vegas, punong-punoy na mga doktor from different countries, kasama niya Pilipinas. Libre po yung airfare, libre po yung hotel accommodation, libre yung registration, libre pa pati pansugal sa casino. Now, yan yung dahilan kung bakit matataas ang presyo ng mga gamot dito. Siyempre, yung mga pharmaceutical companies, kailangan nilang kumita din, bumawi. Tataasan nila yung presyo ng mga gamot nila. And that's the reason bakit itong mga doktor, hindi naman po lahat, na mag-issue silang reseta, mag-reseta silang gamot sa kanilang mga pasyente without putting the generic conversion equivalent. Kasi dapat doon, di ba, maglagay sila sa reseta yung branded and then sa baba, generic or the other way around. May mga doktor na gumagawa niyan, pero may mga doktor na wala, hindi nilagay yung generic name because busog-busog sila doon sa pharmaceutical companies na nag-put them sa kanila, pasintabi sa mga doktor na tatamaan. And you know, that's reality, Doc. And don't tell me na stop na yan, because if you tell me na stop na yan, next week, sa next hearing, babalik ako, mapapahiya po kayo, Secretary. Mr. Chair, so wait a minute. Let me ask you. Welcome so there are charges against doctors. Okay. No. Wait a minute. Against them should be filed with Secretary, the professional regulation. Let me finish. Commission. Press, please. Ang question ko po sa inyo, Secretary, you still stand by your word na wala ng junket? Yes or no? Hindi ko po sinabing walang junket. Sinabi ko po, meron tayong Mexico Protocol at Code of Ethics. At kung may kaso na doktor at kaparmaceutical na nagva-violate nito, pwedeng mag-file ng kaso. Yan po ang sinabi ko, Mr. Chair. Then, it is your job dyan sa DOH para to find out bakit nangyayari pala nito. At kung nangyayari ito, then sampa kayo ng kaso. Meron ba na sampa ng kaso? Wala. Yes, Mr. Chair, this is practice of medicine. The regulation of the Department of Health by law is the facilities. The practice of medicine is under the Professional Regulation Commission, Mr. Chair. Kaya nga po, with DOH and Professional Regulation Commission, then kasama ho kayo dyan, may coordination, then sampahan nyo po ng kaso yung mga dapat sampahan ng kaso. Yes, dapat sir, we will coordinate. In fact, we have filed cases. In fact, when I was undersecretary, we filed a case against a DOH hospital doctor for having accepted a gift from a pharmaceutical industry. And you recognize, Doc, that this is rampant, right? Because if you said no, then I'll say you were born yesterday. I never said no, Mr. Chair. And I also never said it's not rampant. So, wala so, akong so knowledge. So, you agree with me that it's rampant? That it's happening? Wala akong knowledge if it is rampant. Then you should... But I know for a fact that the... It's happening. That the regulations are there for people to file cases against... I know that there's regulation, sir. Pharmaceuticals. Sir, I know that there's regulation. You and I know, and I have this paper to prove it. But what I'm trying to point out here, this regulation, pero hindi na regulate. This regulation, pero hindi na implement. Implementation is important. That's why we're here today. That's why you're there as the Secretary of DOH. And you have so many people at your disposal to make sure that implementation is going to be implemented. Yes, Mr. Chair. We will implement the law. Thank you very much. Kasi kanina, sorry, Secretary Edo, sabi mo parang ang dating sa akin na parang wala na yung junket dati, meron parang ngayon wala na. Like I said, kung gusto niyo po, sa December pa lang, meron na pong mga booking airfare, meron pong mga booking sa mga hotel, sa mga doctors, by the thousands and thousands, di ba? Na ginagastos, hundreds of thousands even, dolyar pa po. I'm sure alam niyo po ito, Doc. Kasi pag sinabi niyo na hindi niyo alam na it exists, I'm sorry, Doc, I'm not insulting you, then sasabihin ko pinanganak ka lang kahapon kasi bilang DOH. So, kanina, pinag-usapan nila is about junket. Oo. Diba? Ito, tumimo sa utak ko to, junket. Mm-hmm. Kasi, simple siguro ng mga kabataan natin, partner, college days. Okay. Nadidinig natin, yung buti pa yung mga doktor ang dalas-dalas magbiyahe kasi ini-sponsoran daw uh-huh. ng mga pharmaceutical company. Companies, di ba? Oh, okay, mga so, kumpanya, oh. Pero sabi, di syempre, ito naman dating kalakaran. Okay. Siguro kung may gumagawa pa ngayon, mm. They are violating. This what you calls Mexico Protocol. Ah, ito pala yung tinatawag nila kaninang Mexico Protocol. Yes, ang sabi ni Secretary Herbosa. Signatory tayo doon sa Mexico Protocol na hindi na papayag ang mga doktor na mabili ng mga pharmaceutical companies. Tatanggap ng gift. Kung tatanggap man ba, dapat daw parang naka-report as a donation. Siyempre, di naman niya alam kung sino. Mm-hmm. Diba? Hindi siya privy eh. Oo. Hindi naman lahat ng kalokohan ng doktor malalaman ng secretary. Tama. Diba? Mm-hmm. Kasi ang sabi niya, ang jurisdiction ko, ang mandato ng DOH, the facilities. Mm-hmm. Oh, doktor, yung mga gamit. Oo, sakop. Pero yung mga professionals, oo, doctors, tama. Like that, siguro nurses, sakop yan ng PRC. Oo, kaya nga nabanggit niya kanina doon, Attorney Claire, during the hearing. Kung may magrereklamo man dyan at meron ng ebidensya na nag-violate nito, PRC.
PRC ang pupuntahan, hindi DOH. Oo, yun ang pinupunto kanina ng Secretary okay. Ted kay Senator Rafi. Eh, syempre, si Senator Rafi Tulfo, ayaw niya ng ganun sagot. Oh. Dapat, yes ka. Oo. Diba? Kasi, ang dating kay Senator Rafi Tulfo, lahat ng ID niya, yun yun dapat. Mm. Yun yung tama. Mm-hmm. Kumbaga, ako ay for the poor. Mm-hmm. For the poor ako. Saka for the victims. Mm-hmm. So, dapat kumilos kayo. Oo, ganun nga ang pinapunto kanina. Diba? Mm-hmm. Dapat masolve ito. Mm-hmm. Through you. Oo, tama. Attorney diba? Clear, na-observe natin. Total, secretary ka. Mm-hmm. Makipag-coordinate kayo. Correct. Okay. Pero sabi nga ni, ano, sabi nga ni Secretary, Secretary Ted, hindi namin yan sakop. Mm-hmm. Meron tamang ahensya for that. Mm-hmm. Diba? So, pwede naman magsampa ng complaint sa PRC, kung may ebidensya. Mm-hmm. Diba? So, parang gusto mong mangyari ni Senator Rafi Tulfo, obligation mo maghanap ng ebidensya. Yun ang sa akin, ha? Ang dating sa'yo, attorney. Okay, okay. Makipag-coordinate ka. In yung file a case. Mm-hmm. Kasi meron akong record dito. Mm-hmm. Kasi kung sasabihin mo na wala, bibigyan kita ng ebidensya. Oh. Na hanggang December, meron na tong nakalinyang travel. Oo. Pati hotel. Mm-mm. Meron nga isang hotel, punong-puno ng mga doctors. May sinabi pa siyang lugar, attorney. Okay. Ang sa akin lang naman, okay, good. Mm-hmm. Alam naman natin, pala nagba-violate pala sila ng protocol. Mm-hmm. Diba? And it is against the regulation. Opo. Diba? Kung tayo signator sa Mexico Protocol, edi they're violating something. Mm-hmm. Diba? A procedure. Mm-hmm. Violate sila niyan. So, since merong kanang kausap na doktor pala, Senator Rafi Tulfo. Yan ang kaninang takbo ng kanyang sinasabi. Mga doktor daw nagsasabi. Oo, may kausap daw siya. Edi bakit hindi siya? Tama. Bakit may record ka na pala? Mm-mm. Diba? Mm-mm. It will be a great help. Oo. Diba? As a senator, mm-mm. It is a great help kung ikaw na po ang magsimula at mag-initiate mm-hmm. ng complaint, especially that you have the evidence. Oo. Iyon pala, Attorney Claire. Diba? Mm-hmm. May evidence ka na. Dala mo na eh. Mm-hmm. Although hindi niya pinakita. Ibig sabihin, may hawak na siya, sabi niya. Mm-hmm. Pakita niya hanggang December yung biyahe. O, meron ka na pala. Initiate a complaint sa PRC mm-hmm. and let these doctors na nakalista sa'yo mm-hmm. answer your complaint. Exactly. Yeah. O di kung pinailan mo yan, forum. Diba? Pinailan mo yan, o di mas marami ka pa nagawa. Mm-hmm. Diba? O kaya ipapaila mo sa 100 lawyers mo. Mm-hmm. Marami naman lawyers si Senator Rafi Tulfo. O naman. O diba? Kung busy siya sa Senado, busy siya sa pag-host ng RTIA, mm-hmm. wala siyang oras pumunta sa PRC, utusan mo. Madali lang yun. Madali lang yun para sa kanya, attorney. Huwag mo nang iutos sa isang secretary na hindi yun ang mandato niya and at the same time, busy sa ibang trabaho. Mm-hmm. Hindi siya dapat magpaka-busy sa utos mo, Senator Rafi Tulfo. Mm-hmm. May trabaho silang iba. Mm-hmm. Maganda man ang adhikain ni Senator Rafi Tulfo, mm-hmm. baka mali yung kanyang kinakahulang puno. Hindi okay. sila. Diba? Ikaw na mag-request sa dami ng lawyers mo mm-mm. na nagtatrabaho sa'yo. Sila na. Mm-mm. Pwedeng gawin naman. Pwede. Entertain the doctors na nakausap mo, mm-mm. na nagbigay sa'yo ng dokumento, mm-hmm. nandiyan naman yung pangalan ng mga doctors, file a case. Yun naman yung sabi ni Senator, ni Secretary Ay, Rabosa. Oo, sabi niya, di PRC. PRC. Oo. Di ba? Di kung nagkasala, di? Kasuhan! Oo. Sabi naman kasuhan. Oo. Di ba? Hindi naman nagtatakip si Secretary Rabosa doon kung meron talaga Attorney Claire. So, yun. So, ang isa pa na issue natin, sabi niya, dapat siguro gumamit ng generic. Yung nga, generic at saka yung branded. Mm-mm. Kasi may mga alam siya, Attorney Claire, parang nandating nga dun sa ano niya kanina, sa hearing niya, is yung may mga, bakit hindi kayo nagre-reseta?
ng mga generic? Oo, ng mga generic, hinahayaan ngayong mga mahirap tayo. Yung mga kababayan, mga doktor sa generic. Eh, may mga kababayan tayong wala nga kapos nga eh, pera. Eh, branded ang... Ang inalagay sa reseta. Opo. Partner, ano mo ha, hindi ko na-experience yan. Sorry. Ah, talaga. Ang na-experience ko, branded, plus may generic name sa ilalim. Kasi nasa batasyon eh. Required ang mga doctors maglagay ng generic name. Ah, okay. Sige, mga ka-UB kayo, kung na mareresetahan kayo ng doktor... Oo. Kailan lang nagpareseta ako, Attorney Claire? May generic. Wala eh. Talaga? Ano lang, attorney? Baka hindi mo lang alam yung pangalan ng generic. Ay, ganun. Sige, check ko nga yung meron sa ilalim yun, partner. Sige, kasi ko. Nasa batasyon, required ang doktor, kung magbabrand, lalagyan nyo yung branded, oo. Dapat may generic name. Kasi pag para pagpunta mo sa Mercury, over the counter, endorse kayo ni Attorney Claire. Ano yung attorney? Ako yung bibili doon. Kung hindi po pwede yung papibiliin brand, ka. Okay. Oo. Kunya sa akin to. Sabihin mo. Ma'am, ito yung bigay sa akin ng doktor. Oo. Pero may generic. Ano pa kaya yung pwede? Ayun. Lalo sa mga antibiotics, partner. Yun, may generic lalo, siya. Yun, oh, attorney. So hindi ko pa na-experience na brand lang. Oo. So nakikita ko lagi parang naka open close parenthesis, may generic. Oo, tama. So mga ka-UB kayo, hindi ko alam kung ano na experience nyo ha. Syempre kanya-kanya tayong experience eh. Sabi ni wala. Meron laging generic. Sino 'yon? Nakita ko kanina. Sino ba nandiyan? Ayun, saglit lang, dahan lang daw po. Ah, hindi. Sige, sa'yo pala, attorney. Ayan o, sabi nga ni Master Pogi, if Sir Rafi doesn't understand the seta, may goodness, it's always the generic term that is written with the branding recommended. Oo. Sa akin nga, sabi ko, ang experience ko, laging may generic. Kasi nasa batas. So, kung i-violate ito ng doktor, halatang halata kasi may paper eh. May dokumento. Kaya I don't think na they will gamble the title, yung title nila as doktor, by not writing the generic name. Okay. So, di ko alam kung meron ha, mga ka-UBI ha. Ako kasi hindi ko pa na-experience. Okay. So, yon. Ang sabi ngayon, bakit daw yung iba nire-recommenda yung branded? Mga ka-UBI, ito lang sa tingin ko, hindi ako doktor. I think nagsasabi, sino ba eksperto rito, partner? Doktor. Siyempre. Hindi naman tayo eksperto. Lawyer lang tayo. Hindi naman lalo eksperto si Senator Rafi Tulfo. Hindi naman siya doktor. Okay, so maganda ito, mga kabayan, no? Kasi nga, meron tayong natutunan dito na meron palang batas na ganyan na kapag bibigyan kayo ng reseta po ng doktor at saka meron siyang i-refer to ng mga medicine, mga kabayan, yung mga medicine. Diba, una niyang ilalagay doon yung mga branded. Pero ngayon ko lang alam na dapat rin pala ilagay rin po yung generic, mga kabayan, yung gamot na yon. At least alam mo natin na meron palang batas na ganyan. Pero doon po sa tanong po, yung partner po ni Attorney Claire, bakit daw laging nilalagay ng mga doktor yung mga branded, makabayan? O baka sakali, alam ho natin, kapag branded kasi inuuna na yan, baka sila po ay sponsored, makabayan. O baka, siyempre, meron ng kasunduan doon sa pharmaceutical representative. Kasi ang unang tawag niya, makabayan, noong una, di ba, mga midrip yan, I'm not sure kung hanggang ngayon, midrip pa ba yung tawag sa kanila, makabayan? Kasi doon kung narinig po, kay Senator Rafi Tulfo na pharmaceutical representative pala. So baka iniba na yung pangalan eh. Pero midrip pa rin sila sa akin, makabayan. Okay, so ano ba ating experience dito? Alam niyo po, halos araw-araw kong makita doon, saka makausap po yung mga midrip, makabayan. Kasi nga, ulitin ko na po dito, dalawa kasi yung hospital ko na hawak na account. So everyday, nagpupunta ko ng makabayan. Siyempre, sales tayo, kailangan po natin na makasales, makabayan. Kasi siyempre, hindi naman po kuta, meron kasi kaming kuta weekly. Pero siyempre yung hinawakan ko kasi ng mga produkto, hindi naman ganun kasi kalaki unless kapag sasabak na ako sa mga bidding, makabayan. So kapag bidding na, nandyan na sa mga government. Pero kapag hindi kasi government, saka dito na po sa mga private po na mga hospitals, makabayan, hindi kasi daan niya ng bidding. Di ba? Hindi daan niya ng bidding kapag hindi ganun po kalaki. Pero ang base sa aking experience, makabayan, kapag lalampas na po ng 50,000,
yung i-purchase nila ng mga products sa government, kailangan talaga po na bidding yan, mga kabayan. Pero kapag below 50,000, hindi lang po. Meron silang sariling budget po sa kanang office. So dyan ako pumapasok po sa mga hindi po aabot na pang bidding, mga kabayan. Anong gawin mo, Sir Ivan? Eh, siyempre, sinabi na nga nila ni Sir Rafi Tulfo na meron po dito mga gift na binibigay po yung mga salesman, makabayan, at normal talaga yan. At saka matagal na ho yung practice. Until now, I am very sure, until now, ganun pa rin yan. Bakit? Kasi mahirap po makakuha po ng kliyente, makakuha ka po ng sales, makabayan, kapag walang in return. Ganun po ang mga sales. Dapat marunong ka pong guman, makabayan, marunong ka. So siyempre, magkocourt ka doon sa kliyente mo in case na bibilhan nga, sir, bilhan mo ang ganito ang ma-offer namin. Pero walang makakalam yan. That is between you and your client, makabayan. Pero ang pakakalam ko po, kasi nakausap ko yung mga mid-rep, malakihan kasi sila, makabayan. Napapansin niyo po, yung mga mid-rep, may mga service ho yan. Diba, mga kaaban? Lahat po ng mga mid-rep, may mga service yan. Maganda pa yung service niyan. Kasi nga, ang kanilang produkto, malakihan yan, mga kaabayan. Hindi naman po purchase po yung mga doktor na mga 100,000, 200,000, 300. Malakihan po yan, mga kaabayan. Kaya nga, kaya na mag-offer po yung mga mid-rep ng bigyan na dito, ng mga tickets, mag-vacation sa ibang lugar, mga meetings, ganun, or mga free na po, free trip, para papunta dun sa lugar na yun, kaya po nila na ibigay yan, mga kaabayan. Kasi nga, pang malakihan po yung mga mid-reps. Pero ayaw ko pong lalahatin. Okay? Siyempre, para mamagalit eh, ayaw ko pong lalahatin. Meron pa rin pong matitino, makabayan. Meron pong matitino po ng mga doktor. Meron pong matitino po dito ng mga mid-reps or yung pharmaceutical representatives. Pero ordin ko lang po dito, mahirap po hanapin yung mga kliyente kapag wala kang ibigay po in return, makabayan, yung mga gift. Kaya dyan kami pumapasok. Always po talaga, ginagawa po ni Sir Ivan na para lang po, siyempre, mabilhan tayo, meron po tayong mga transactions, manalakihan, kaya nga po in return. Pero siyempre, kailangan rin po yan, napahintulot po sa ating mga owner, sa ating po mga, sa kumpanya, kung saan ka nagtatrabaho, makabayan. Kapag tapos na kayo, makausap po, merong deal dito, kausapin mo muna yung may-ari, o yung amo mo, makabayan. Kapag go na yung amo mo, go na talaga yan. So, dyan na. Hindi naman kasi basa-basa ho yan, di ba? So, huwag yung sabihin sa iba. Ano, estratehiya talaga eh. Lahat, hindi na lahat ha. Hindi, ayaw kong lahatin. Hindi po lahat ng mga salesman gumagawa ng ganyan. Pero, kapag gusto mong makita kagad ng mga kliyente, gagawin mo yan. That is life talaga. So, ganun talaga ang life, makabayan eh. So, anyways, any comments, suggestion, reaction sa ating mga topics ngayong araw, feel free po kayo na mag-comment dyan sa baba. And don't forget also na mag-subscribe po, please. Mag-subscribe tayo sa ating bagong channel, ang Bagong Henerasyon TV. Okay, makabayan? At syempre, yan po ating nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, sa magandang umaga ng linggo na ito, lumalapit ako sa iyo ng may pusong nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako sa bagong araw na ito, sa hininga sa aking mga baga at sa maraming biyayang ipinagkaloob mo sa akin. Sa pagsisimula ko sa araw na ito, hinihiling ko ang iyong patnubay at karunungan. Tulungan mo po akong makita ang mundo ng may sariwang mga mata, harapin ang bawat sandali ng may malinaw na pag-iisip, at kumilos ng may pagmamahal at kabutihang loob sa lahat ng nasa paligid ko. Hinihiling ko na samahan mo po ako sa buong araw na ito, at tulungan akong mahanap ang kagalakan at kapayapaan sa lahat ng aking ginagawa. Mangyaring tulungan akong maging maingat sa kagandahan sa paligid ko upang pahalagahan ang maliliit na bagay sa buhay at naroroon sa bawat sandali. Ipinagdarasal ko ang mga nahihirapan ngayon, ang mga nasasaktan, ang mga nagdadalamhati at ang mga naguguluhan. Naway mahanap nila ng ginhawa sa iyong pag-ibig at naway malaman nila na hindi sila nag-iisa. Salamat po sa iyong pag-ibig, iyong biyaya at iyong awa.
Walang hanggan akong napapasalamat sa lahat ng iyong ginagawa. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo, Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.